Okay, welcome back sa ating channel, The Wee Farm. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa preparation po ng seeds sa kalabasa. So alam ko na marami na kayong idea tungkol sa pagtatanim ng kalabasa, pero i-share ko lang dagdag alaman sa paraan ng aming preparation po sa seeds bago itanim sa lupa. So panoorin nyo ang video na to at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating mga videos. Ito na po yung seeds natin. Bumili kami ng tatlong lata. So nasa ang presyo nito ngayon as of March 29 yung isang lata. Meron to 850, 27 depende sa nagbenta sa mga agri supply. Depende din sa lugar niyo. So dito sa amin nasa 2850, 29 or 2750 yung pinakamura. So ngayon ang gagawin natin, kasi bukas tayo magtanim ng ating mga kalabasa. So ibabad natin to sa tubig para tomorrow, mga early in the morning, mga siguro 5 o'clock. So tingnan natin to para lumambot yung mga buto. So ito, tingnan nyo. Ganito lang. So ito po yung laman niya. So ibabad natin to sa tubig. Lagay lang natin dito. Tatlong lata to. Ito lang. So last pangatlong lata. So ganito karami yung isang lata. Tapos yung tatlong lata. So marami-rami din to. So itatanim natin to sa 2 hektarya. So lagyan natin ng tubig. Para bukas lumambot na itong mga buto. Ang purpose nito para madali siyang mag-germinate. Kasi kapag itanim natin direct sa lupa na hindi natin binabad sa tubig, medyo matagalan yung pag-ano niya. So dito pa lang, pag lambot na yung mga buto, madali lang tutubo ang ating mga seeds. So tingnan natin ito bukas. Ito na po yung mga seeds natin. Ang oras natin ngayon ay 5 o'clock in the morning. So i-drain natin itong tubig. Pagkatapos patuyuin. Patuyuin ng mga 2 oras siguro, para hindi siya mabasa. Patuyuin natin ito ng 2 hours. Tapos lagyan ng Marshall. Medyo matutuyo na. Pwede na natin lagyan ng Marshall. Okay. So ito po yung Marshall. Gagamitin natin to para to sa mga insekto, para dito nila kainin ng mga seeds. So lagay muna natin dito para ma-mix. Kulay pink. So mix natin to para magkulay pink lahat. Yan. Kulang pa. Dagdagan natin.
mabibili niyo to sa ano siyo, sa Agri Supply. So marami namang ibang tulad nito na powder na ihalo lang sa similya para hindi kainin yung seeds. Pero yung ginamit namin dito, Marshall, kasi nasubukan na namin at saka hindi talaga kainin ng mga insekto. Kasi nagtry ako sa pipino, hindi ako naghalo ng ganito, tapos tinanim ko, kinabukasan kinuha ng mga langgam at saka ibang mga insekto na kumakain. So tapos nagtry ako ulit, lagyan ko ng ganito, Marshall, ayun, hindi nila kinain, hindi nila kinuha. Kasi meron ng Marshall na ilagay, ayaw nila tong ganitong klase. So ito, pwede na to. So ayan. So ganito lang kasimple ang mag-prepare ng mga seeds. Yung iba, direct nila. Pero advantage talaga pag ganito. Kasi sure ka na hindi kakainin at madali din tumubo kasi na malambot na yung mga buto. So I hope may natutunan kayo sa video na to, at kung meron kayong mga idea, meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa ating comment box para masagot natin yan. So maraming salamat at see you next time.